Ikalabing-apat ng Hulyo, ikalabing limang linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. May tumindig na isang guro ng batas para subukin si Jesus. Sinabi niya, "Guro, ano ang gagawin ko para makamit ang buhay na walang hanggan?" Sumagot sa kanya si Jesus, "Ano ba ang nasusulat sa batas at paano mo ito naiintindihan?" Sumagot ang guro ng batas, "Mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso at ng buo mong kaluluwa at ng buo mong lakas at ng buo mong pag-iisip." At nasusulat din naman, "Mamahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Noy sinabi ni Jesus sa kanya, "Tama ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka." Pero gustong mangatwira ng guro ng batas, kaya sinabi niya kay Jesus, "At sino naman ang aking kapwa?" Sinagot siya ni Jesus, "May isang taong bumaba mula sa Jerusalem papunta sa Jericho at nahulog siya sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog at saka iniwang halos patay na. Nagkataon namang may isang paring pababa rin sa daang iyon. Pagkakita sa kanya, lumihis ito ng daan. Gayun din naman, may isang levitang napadaan sa lugar na iyon. Nang makita siya'y lumihis din ito ng daan. Pero may isang Samaritano namang naglalakbay na napadaan sa kinaroroonan niya. Pagkakita nito sa kanya, naawa ito sa kanya. Kaya't lumapit ito, binuhusan ng langis at alak ang kanyang mga sugat at benendahan. Isinakay nito ang tao sa sarili niyang hayop at dinala sa isang bahay, panuluyan at inalagaan. Kinabukasan, dumakot ang Samaritano ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay, panuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya, sasagutin ko ang anumang karagdagang gastos pagbalik ko." At sinabi ni Jesus, "Sa palagay mo, sino sa tatlong ito ang naging kapwa sa taong nahulog sa kamay ng mga tulisan?" Sagot ng guro, "Ang nagdalang habag sa kanya." Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, "Humayo ka't ganoon din ang gawin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, kapwa ako. Malalim ang tanong ng abogado. Nais niyang malaman kung paano makakamit ang buhay na walang hanggan. Hinamon ni Jesus ang abogado na humanap ng sagot sa sarili niyang tanong batay sa kaalaman niya sa batas. Tama ang sagot ng abogado tungkol sa pag-ibig sa Diyos na mula sa Deuteronomio at pag-ibig sa kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili na mula sa Levitico. "Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan," wika ni Jesus sa abogado. Hindi sinabi ni Jesus na maliligtas ang abogado matapos siyang dumampot ng ilang linya mula sa kasulatan. Ang karunungan at pagsasabuhay sa nalalaman ay dalawang magkaibang bagay. Hindi pinahintulutan ni Jesus na maging usapin lamang ng isipan ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Hindi nangangaral si Jesus na hiwalay sa karanasan ng tao. Kung gumagamit man siya ng mga talinhaga, agad niyang iniuugnay iyon sa karanasan ng tao. Ang Samaritano ang bida sa talinhaga. Itinatakwil siya ng mga Hudyo dahil ang tingin nila sa mga Samaritano ay may halo ang dugo, hindi puro o dalisay na Hudyo. Dahil dito,
pinagdidirihan sila at itinuturing na mga lumalabag sa kautusan. Ang dalawa pang tauhan sa talinhaga, isang pari at isang levita, ay iginagalang sa lipunan. Magkagayon man, pareho silang hindi tumulong sa naghihingalong nakahandusay sa daan. Marahil ayaw lamang nilang makisangkot o sadyang nag-iingat sila sapagkat maaaring iyon ay isa lamang patibong ng mga tulisan. Maaari ding iniisip nila na patay na ang biktima o di kaya'y malapit ng mamatay at kung hawakan nila ang bangkay, may tuturing silang marumi at hindi karapat dapat manalangin o maglingkod sa templo. Nagtanong si Jesus ng isang tunay na mahalagang bagay. Sa palagay mo, sino sa tatlong ito ang naging kapwa sa taong nahulog sa kamay ng mga tulisan? Para sa mga Hudyo, ang kanilang kapwa ay iyon lamang kapwa Israelita o Hudyo o kapamilya. Mahirap para sa abogado na sabihin kay Jesus na ang Samaritano ang tunay na naging kapwa sa biktima sa lansangan. Kay Kristo Jesus, lahat ng tao ay ituturing na kapwa sa kaharian ng Diyos. Mga mangingisdang hindi nakapag-aral, mga sakim na kolektor ng buwis, mga babaeng bayaran. Tinuturuan niya ang tao na lansagin ang anumang hadlang tungo sa pagkakaisa ng lahat. Tinuturuan tayo ni Jesus na lampasan at talikuran ang mga minana nating maling paraan ng paghusga sa ating kapwa at sa halip, tumingin tayo sa pagiging iisa nating pamilya ng Diyos.